Maaaring itong mga simpleng bagay na ito ay ito yung dahilan para makaka-disturb sa ating personal na spiritual energy. What is up yung mga bay? Welcome again dito sa ating Muting Channel, no? For today's video, siguro naman may idea na kayo kung patungkol saan itong video na ito, no? Kasi nababasa nyo din sa title at the same time nakikita din sa thumbnail. So ganun nga, pag-uusapan natin yung dalawang regalo na hindi mo dapat tanggapin or gamitin sa kadahilan ng maaaring makapagbigay ng kasiraan sa atin, ano? Or source of negative influences. So ang unang bagay na hindi mo dapat tanggapin kapag ka may nagbibigay sa iyo, teka, parang asama naman yata kung niregalo na nga sa iyo tapos hindi mo tatanggapin, ano? Siguro tanggapin mo na lang pero huwag mong gamitin. Ang bagay na ito ay una, lumang wallet o pitaka, lumang pitaka. Ito ay hindi lang simpleng lagayan ng pera, bagkos ito ay pinaniniwalaan na nasa loob din ito yung financial energy ng dating nagmamay-ari nito. Kumbaga, nasa loob din ng wallet na ito, yung lumang wallet na ito, yung financial experiences ng dating may-ari. Okay, please allow me to explain kung bakit gano'n. Ganito kasi yun, lahat ng bagay sa ilalim ng araw o everything under the sun, no, has a certain amount of energy. Lahat yan ay may enerhiya. Lahat ng nakapalibot sa atin ay enerhiya. Kahit anong bagay, tao, hayop, pangyayari, everything has a certain amount of energy. At ang enerhiya nito tinatawag na chi, prana, or mana. So yun nga, mabalik tayo dun sa wallet. Pinaniniwalaan na ang paggamit ng mga lumang wallet, yung pinaglumaan ng ibang tao, ay maaaring maka-apekto sa ating personal financial flow. Kasi nga, hindi lang yung physical thing ang napupunta sa atin, which is yung wallet mismo, kung hindi pati na rin yung financial energy ng dating nagmamay-ari nito. Pinaniniwalaan na na-absorb ng mga bagay na yon, lalo't ginagamit ng tao sa matagal na panahon, na-absorb nila yung enerhiya ng taong gumagamit nun. So, move on na tayo dun sa wallet. Doon tayo sa item number 2. Ito medyo mag-ingat talaga kayo rito kasi madalas ko itong nakikita sa mga antique shops o sa mga bilihan ng mga lumang gamit, no? Item number 2, salamin, mirror. Nakakatakot yung mirror actually kasi pinaniniwalaan na ito isang portal or pinto papunta doon sa spiritual na dimension. Kaya pala yung, siguro kayo na-observe nyo rin, kapag yung nanonood tayo ng mga horror movies, di ba, laging present yung salamin dahil sa kadahilan ng itong salamin ay mayroon talagang role pagdating dyan sa spiritual dimensions or spiritual energy. Eh lalo na yung kapag yung mga salamin na antigo na, yung pinaglumaan ng mga lolo't lola sa mga panahon pa ng 19-kupong-kupong pa. Try to imagine kung gaano kadaming enerhiya ang na-absorb nung lumang salamin na yun all throughout dun sa mga years na nag-exist ang salamin na yun. Maniwala man tayo o hindi sa mga ganong, makukonsider natin yun ng mga superstitious belief. Pero yung patungkol dyan sa mga enerhiya and spiritual energy ay kumbaga hindi natin maidi-deny yan kasi yan ay talagang nag-exist. Kaya nga may tinatawag na good vibes, bad vibes, positive vibes, negative vibes. Yung vibes na yun, sa hindi nakakaalam, ibig sabihin ng vibrations. Excuse me. Yung vibrations na yun is certain amount of energy yun. At ang energy na yun ay sinusukat yun sa pamamagitan ng hertz, megahertz. Para sa mga radio stations, but I will not go into that deep dahil baka hindi ko kayo panindigan yan, ano, nakakahiya. You believe it or not, maniwala ka man o hindi, mutuo man ka o dili, pero tuo na lang doon, harunta madali. So yung lumang wallet na yan, tapo na yan, yung lumang salamin, kung medyo nanghihinayang kayo kasi mayroon yung sentimental value at pamanan pa ng mga ninuno natin, itago nyo na lang muna siguro yan sa loob ng cabinet or sa area kung saan na hindi nyo magagamit, ano? Kasi maaaring itong mga simpleng bagay na ito
ay ito yung dahilan para makaka-influence o makaka-disturb sa ating personal na spiritual energy.